Father Abe at mga kapatid na pari, mga kagalang-galang na pinuno ng pamahalaan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Salamat po, Father Abe, sa paanyaya na dumalo sa pagnonobena sa karangalan ng mahal na Birhen ng Rosario. Ang talinhaga ng mabuting Samaritano ang atin pong gabay sa araw na ito sa paghahanda sa ating fiesta. Alam na natin yon, Good Samaritan. Ang Good Samaritan po ay isang talinhaga. Ibig sabihin po, hindi po ito kasaysayan. Kung kasaysayan, pwede nating hanapin sa ang banda sa Jericho o sa ang ospital dinala. Anong gamot yung ibinuhos. Pero ito ay talinhaga, ibig sabihin po, ang mga bahagi ng Ebanghelyo ay mayroong iba't ibang kahulugan. Isa-isahin ho natin at sa kahimayin. Una, yun pong lalaki ay naglalakbay papuntang Jerusalem. Ang Jerusalem po ay sumasagisag sa langit. Ang Jerusalem ay sumasagisag sa buhay na walang hanggan. Ayon po sa San Agustin, ang sugatang tao ay sumasagisag sa sangkatauhan na sinugatan ng kasalanan. Pero saan po siya nasugatan? Sa daan ng Jericho. At ang Jericho naman po, ang ibig sabihin noon ay moon. Ibig sabihin noon ay buwan. At ang ibig sabihin ng buwan, pansamantala. Ibig sabihin, may kalahating buwan, magiging buo, magiging kalahati ulit, at magiging one-third na lang, at bagong buwan na naman. Ang ibig sabihin po ng Jericho ay buwan, at ang ibig sabihin nito, buhay na pansamantala. Ang Good Samaritan po ay sumasagisag sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, nakita tayo sa tabi ng daan, sugatan dahil sa kasalanan, papunta tayo sa langit pero hindi na tayo makapunta, kaya niligtas tayo, at hindi lang yon, buong sarili niya binigay niya para mapatawad tayo sa kasalanan. Tingnan natin ulit. Jerusalem, langit. Jericho, buhay na pansamantala. Ang sugatan ay si Adan. Ang Good Samaritan ay si Jesus. Yung nagdaan, pari at saka Levita, ay sumasagisag sa Old Testament. Ibig sabihin po noon, walang kakayanang magligtas ang lumang tipan. Tapos na ho yung kwento. E nasaan ang Birhen? Nasaan si Maria sa talinhagang ito? Ang totoo po, nandoon pa rin sa loob ng talinhaga ng mabuting Samaritano ang ating mahal na Birhen. Nasaan po siya? Siya po ay sinasagisag noong taong sugatan sa tabi ng daan. Pero ang kaibahan lang po ay hindi siya nasugatan sa kasalanan. Ang kaibahan lang po ay hindi siya duguan sa tabi ng daan. Ang kaibahan lang po ay hindi siya ninakawan at saka nilapastangan, sapagkat ang mahal na Birhen ay pinaglihing walang sala. Pero ang mahal na Birhen ay kasama doon sa talinhaga, sapagkat ang mahal na Birhen ay katulad nung lalaking sugatan. Ano yung katulad? Pareho silang walang kakayanang iligtas ang sarili. Yung lalaking sugatan, walang kakayanan, di na siya makatayo. Yung lalaking sugatan, walang kakayanan, mamamatay na lang siya doon. Yung lalaking sugatan, walang kakayanan, at kung sino na lang ang makakita sa kanya, yun na lang ang kanyang pag-asa. Ang mahal na Birhen, naroon din sa daan ng Jericho, sa daan ng pansamantala,
pero hindi siya sugatan, hindi siya pinagnakawan, hindi siya sinaktan, hindi siya duguan sa kasalanan. Subalit, siya ay helpless, siya ay defenseless, siya ay walang kakayanan sapagkat ang kanyang pag-asa lamang ay ang Diyos. At ang tawag po sa mga taong ito na walang kayamanan, walang pinag-aralan, walang pinanghahawakan, walang pinaninindigang matigas, ang tawag po sa kanila ay dukha. Ang tawag sa kanila ay anawim. Ibig sabihin, wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Ngayon, hanapin natin ang ating sarili sa talinhaga. Hindi pa tayo Jerusalem, nasa Orani pa lang tayo. Nasa Jericho pa rin tayo, daan ng pansamantala. Tayo ay katulad ng birhen. Kung hindi tayo tutulungan, hindi na tayo makakaahon. Tayo ay katulad ng birhen. Kung hindi ay tayo tutulungan, wala na tayong pag-asa. Tayo ay katulad ng birhen. Ang tumutulong lang sa atin ay ang Panginoon. At kung hindi pa tayo tutulungan ng Diyos, wala na talaga tayong pupuntahan. Pero baka tayo rin ay yung lalaking sugatan. Sinugatan ng kasalanan, duguan dahil sa tukso, pinagsamantalahan ng pagkakataon, at parabagang wala na rin tayong kinabukasan. Anuman, kung ikaw ay katulad ng lalaking sugatan dahil sa kasalanan, o ikaw ay katulad ng birhen na wala namang kasalanan, subalit wala rin kakayanan sa kanyang sarili. Wala rin kakayanan sapagkat ang pag-asa lamang niya ay ang Diyos. Ang kaligtasan lamang niya ay Diyos. Ang totoo, mga minamahal kong kapatid, ang tunay na pagpipiesta sa mahal na birhen ay dapat na magtanim sa atin ng isang katuruan. Wala akong kaya kung hindi ako tutulungan ng Diyos. Minsan, sa ating yabang, dahil mayaman ako, kaya ko na. Dahil sikat ako, kaya ko na. Dahil maganda ang trabaho ko, kaya ko na. Dahil marami akong awards, kaya ko na. Pero ang totoo, simula sa akin, hanggang sa kahuli-hulihang tao sa pintuan, wala tayong kakayanan sapagkat tayong lahat ay nasa daan ng Jericho, daan pangsamantala, at tayong lahat ay nangangailangan ng awa ng Diyos. Ang ibig sabihin lang po, ang tumutulong sa atin ay Diyos, ang pag-asa natin ay Diyos, at ang ibig sabihin, ang tunay na anak ng mahal na birhen ng Orani ay mababang loob. Wala bang mayabang sa Orani? Wala bang mayabang dito sa bayang ito? Ang yabang ang ating ikababagsak. Ang yabang ang ating ikabubulid papuntang impyerno. Kaya sabi ni San Agustin, what are the three requirements to go to heaven? Humility, humility, humility. To recognize your littleness. To recognize your helplessness. To recognize your being defenseless. To recognize your nothingness. That you are on the road to Jericho, on the road to Jerusalem. And the Good Samaritan, who is the Lord, saw you and then touched you and then saved you. Sana sabihin natin ngayon sa Panginoon, Panginoon, kayo lang po ang aking kaligtasan. Kayo lang po ang aking pag-asa. Patawad po kung nagyabang ako dahil sa aking pera. Patawad po
kung nagyemang ako dahil nanalo ako sa eleksyon. Patawad po kung nagyabang ako dahil maganda ang aking koneksyon. Ang lahat ng ito ay pansamantala, katulad ng buwan. Kayo lamang po ang pangmagpasawalang hanggan. Lord, help me. I am helpless.